Hi guys! Good morning! Ayan, galing po tayo sa biyahe, sa long drive. So, nandito po kami sa lugar ng Fukushima, Japan. Ayan yung asawa ko. Ayan guys, nandito po kami sa harap ng isang lake, na isang malaking-malaking lake dito sa lugar na to. Ipapakita ko po sa inyo yung ganda ng view dito guys. Kasi meron pong isang kwento po ako dito na parang isang habili ng kanyang nanay. Yun guys. Kasi yung kanya pong nanay, yung biyanan ko po, nawala na po siya 1 year ago. Pero yung kanya pong abo guys, nasa bahay pa. So hindi pa siya nilalagay sa cementerio, or hindi pa namin alam kung saan siya ilalagay, kasi pinag-uusapan pa hanggang ngayon, dahil hindi nila alam kung susundin nila yung habili ng kanyang nanay. Kasi ang huling habili niya guys, gusto niya dito sa lake na to, yung pinuntahan namin na to, first time ko makarating dito guys. Ang gusto kasi nung biyanan kong babae na yung abo niya isaboy dito sa lake dito, kung saan yung lugar nung pinanganak yung asawa niya. Yun, ito yung lugar na to. So yun, di namin alam pa, wala pa silang huling pag-uusap kung ano ba yung plano nila. Ayun, na puntahan lang namin tong lugar na to kasi gusto rin naming marating tong lugar na to, kung maganda ba or ano, kasi sa picture lang namin nakikita or sa video lang namin nakikita. Ayan, kaya pinuntahan namin talaga to guys, para malaman namin kung ganong kaganda yung lake na to. Ayun, konting pasilip lang to guys. Ayun, yun yung pinaka huling habili ng kanyang biyanan, ay yung aking biyanan. Ayun. Kayo, anong masasabi nyo guys, kung susundin ba nila yung huling habili ng kanyang nanay, or dadalhin sa sementeryo para mapanatag din yung kanyang kaluluwa. Ayun, kasi hanggang ngayon guys, nasa bahay pa nga yung kanyang abo, nasa isang lalagyanan po siya. Ayun. So, yun yung huling pag-uusap nila nung asawa ko, na bago daw siya mawala sa mundo, gusto niya yung abo niya dito isaboy. Yun, para siguro dahil dito pinanganak ng asawa niya, kasi mahal na mahal nga niya yung asawa niya, yung tatay nung mister ko, kasi nawala na rin po yun guys. Yun, kaya papakita ko sa inyo guys, konting pasilip lang dito sa lake na to. Ang ganda, ang ganda. Ayun. So tara guys, samahan nyo kami. Ipapakita ko sa inyo yung view dito sa lake. So ito guys, ayun yung asawa ko. So pinagmamasdan pa niya yung pinaka lake. Ayan, ganyang kaganda yung lake dito guys. Tingnan nyo naman. Diba, bababa kami dito. Tingnan natin kung may isda. Parang may isda eh. Yukuri o papa. Yukuri, yukuri. Ayan, titingnan niya doon. Sabi ko dandan lang siya, baka ma-slide siya doon sa may side na yun eh. Gets kita yo. Guys, tingnan nyo naman ang ganda ng view dito. Oh. Ayan, pwede ka mag-walking dito. Ayan, pwede ka mag-walking. Tingnan nyo po. Ang daming mga nakapark na hasakyan dito, guys. Tapos, meron ditong isang puno ng sakura. Ayan, so, baba ako dito, guys. Baba tayo dito. Dito. Ish. Yan, dito. Tingnan natin to guys. Yan. Saka na, iro ka na. Nine? Aso. Ayan o, ayan.
Tingnan niyo po kung gano'ng kalinaw yung tubig. Oh, kitang-kita yung nasa ilalim ng mga bato. Ang daming bato doon, oh. Kitang-kita sa ilalim. Oh, kinako no lake ne. Oh, Kireja. Aso ko mapapainjan ay? Moko no? Moko, so, kapa na ako yung tanong. Tagpo naman yun, eh. Sako ba niya? Ah, pwede maglakad doon. So yun guys, doon oh, pwede tayo maglakad doon sa may side na yon, yung parang pampang doon. Guys, ay naglalakad na kami. Tingnan nyo yung ano, nasa ilalim kami ng mga puno na to. Lamig, sarap. Yan, ayun yung asawa ko. Asawa ko! Go! Go! Walking-walking lang tayo guys. Yan. Ito ka na, mahalang dyan. Walking, walking! Yan, dita ah. Yan o, dita. Dito tayo pupunta. Tingnan natin to, guys. Yan. So, guys, nandito na tayo sa may mga buhangin. Yan! Ito, mas malapit dito. Yan, ito. Ito guys, sinan nyo yung tubig oh. Woo! Ang linaw ng tubig. Doon tayo galing. Sa side na yon. Yan. So, dito. Kitang kita po yung tubig. Yung linaw ng tubig eh, no? Kitang kita. Oh, kiray na. Sungoy kiray. Tapos may bundok doon guys oh. Nagre-reflect doon sa may tubig. Ayan, ito po yung luwang ng lake dito. Kono lake no na maipapa? Nawashiro. Ah, yun. Lalagay na lang natin guys dyan yung pangalan ng lake na to. Nawashiro Bay. Oh. Wala kami nakikitang isda. Walang isda. So magwo-walking muna tayo dito, guys. Guys, ang ganda dito. Ang ganda ng lake dito guys. Sobrang ganda. Yung asawag ko. Asawag ko. Dokoy ko. Ayan guys. Sa tinan nyo. Ang ganda diba? Kung sa personal talaga na makikita nyo yung tubig dito guys. Sobrang ganda ng tubig. Saka yung ano doon oh, yung bundok doon sa may gawi doon, may mga parang ulap-ulap. Ay! Sugoy, dyan papamoy kay. Doko. Magbabato siya ng ano. Maglalaro. Ayun. Ah, Nikay Dake. Watashi aru. Ah, Nikay Dake. 2, 3. Ay, ato ko sugoy! Sugoy oh! Gokai! Ang galing nun! Nagsunod-sunod guys yung ano, yung bato, naging limang ano, talbog siya. Galing. Kung mapag-uusapan nila ng kapatid niya, kung dito nila isasabo yung abo nung binan ko, dito nila ilalagay. Kasi yun yung pinakahuling habili nung kanyang nanay. Yan, na dito siya isaboy sa lugar nung dati niyang asawa. Yan. Ayun, malalaman natin guys kung anong gagawin niya. Kung saan nila dadalhin, kung sa cementerio ba o sa lake na to. Yun. Mag-suggest kayo guys kung ano yung pwede rin. Baka sakaling ano, masabi ko sa kanya kung kailangan bang sundin yung huling habilin nung biyanan ko or doon siya dadalhin sa cementerio.
para mapanatag din yung kanyang kaluluwa. Yun. Pero kasi sa atin kasi, 'di ba, pagka huling habilin, yun ang kadalasang sinusunod sa Pilipinas. So dito sa Japan, hindi ko alam guys kung ano yung kaugalian nila dito, kung sinusunod nila yung mga ganun. Pero yun nga, yun yung huli lang naman na napag-usapan nila nung kanyang nanay bago siya mawala. Yun. So paano guys? Kami po ay magpapaalam na. Tingnan natin guys kung meron pa tayong mapupuntahang isang lugar pa dito para maipakita po namin sa inyo yung ganda ng lugar dito sa Fukushima, Japan. So ayun guys, napakita na po namin sa inyo yung ganda ng lake dito. Ayun sa likuran ko, saka dito sa may gilid. Yan. Try pa natin pumunta rito sa mga ibang lugar pa dito para mapakita po namin sa inyo yung mga malilibutan dito sa Fukushima, Japan. Ayan, siguro ang layo po nito mula Tokyo, kung bibiyahe po kayo sa highway, parang mga 4 oras o 3 oras lang guys. Ayan, para kung sakaling mapunta kayo dito sa Japan, mapuntahin nyo itong lugar na to kasi marami nagpupunta rito guys. Ang ganda kasi ng lake dito eh. Ang ganda ng view. Sobrang linis ng tubig. Ayan, wala akong masabi sa kalinisan nila dito sa Japan. Talagang grabe. Ayun, so paano guys? Kami po ay magpapaalam na. Pero hindi pa rin po kami uuwi. Mag-i-stay kami dito sa Fukushima. So maghahanap pa kami ng ibang lugar na pwede nating puntahan dito. Ayan, sana po nag-enjoy kayo. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo guys. Pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod naming mga vlog ng aking Mr. na Hapon. So, paano guys? Ingat-ingat po ang lahat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye, Papa. Bye-bye. Bye-bye.